Ayan guys, ang ating mga ginagamit pag tayo ay lumalabas. At kahit na po tayo ay nandito sa loob ng bahay, is nagsusuotin tayo ng ganyan, lalo na ito. Ito, dito ko na lang sinusuot sa bahay, saka ito. Ayan guys sila, oh. Ito, scarf, mga scarf po yan. Pag tayo ay lumalabas din, ginagamit din natin yan. And then, ayan, ang ating mga sombrero. Kasi marami-rami na, pero maghahanap pa rin tayo at gagawa. Dahil tayo ay mananahe, syempre, gagawa pa tayo ng another style. Hanapin natin talaga yung kung ano yung ang babagay sa atin. So, ayan guys. Hello guys, may isasabihin ako sa inyo. During treatment ng cancer, syempre tayo ay nakakalbo. So, kailangan nating maging comfortable sa ating sarili, kailangan nating panatiliin na tayo ay maganda, kahit hindi naman kagandahan, basta proud to be me, sabi nila, diba? Maging maganda sa harap ng ating mga kaibigan, mga tao na natin nakakasalamuha, lalo na pag tayo ay lumalabas, kailangan nating maging wise, maging passionista, kahit na tayo ay wala ng buhok. So, ayan guys, tignan natin ang ating video for today. Huwag kang mabahala kahit na ikaw ay may buhok. At huwag kang malungkot dahil ikaw ay wala ng buhok. So, ayan guys, tignan nyo ang ating video for today. Ayan. Good morning! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi saan mang dako ng mundo kayo naroon. This is Vicky Ruiz Vlog, ang pagbabalik ng inyong lingkod. Ang ating vlog for today is pakikita ko sa inyo kung ano ang mga ginagamit kong mga cup, attire, kung ako ay lumalabas. Although tayo ay nagtitreat, dumadaan sa treatment, nalagas ng ating buhok, kailangan natin ng siyempre pag lumalabas tayo, kailangan natin ng sombrero. So ipapakita ko sa inyo dito kung anong klase ang sombrero na aking ginagamit, kasi siyempre naman pag tayo lumalabas kailangan mayroon tayong sombrero, dahil ang ating buhok is nalagas na, although hindi pa naman lahat, may konti pang naiwan, pero hindi na siya maganda natignan, kaya kailangan natin ng sombrero. So, ito ang number one, ito ang aking suot. Madalas ganito ang aking attire pag lumalabas ako, and then ganyan, abaya, hindi man to abaya, maiksi lang to, ganito ang style kadalasan. So maraming natutuwa na bagay daw sa akin, bagay. Although nakikita ko naman, mukha nga ang bagay. Ano ba ang masasabi niyo, bagay pa? Meron pa tayong maraming sombrero dito, isa. Hindi ko to nagugustuhan kasi hindi siya, basta hindi ko siya gusto. Mas maganda yung ganito. Meron pang isang kulay. Ayan. Tapos, meron pa tayong parehas lang dito, pero kulay itim. So, let's see. Ayan, guys. Parang parehas lang. Meron pa tayong ibang sombrero. Nasaan na ba yun? Pero, mas gusto ko ito at saka ito na pag lumalabas. Meron din ganito. Na natin ulit. Ito naman, isa ganyan. Pwede rin, di ba? Pwede rin. Basta naka-hood ka. Kasi pagka wala namang hood, is hindi siya maganda. And then, another color. Ito naman. Color kulay beads. So, di ba? Para na rin tayong may buhok, gawa ng hood. Ayan guys, comment lang kayo dyan alin ang mas maganda.
Eto ba? Eto ba? Eto? Or eto? Ang dami kong sombrero. Hindi, halatang hindi natin malaman kung ano ang gagamitin natin pag lumalabas tayo. And then, mayroon pa tayong isang pula. Ayan guys. Mayroon pa, may nakasuot pa ako ng itim dyan. O, ayan, diba? Pero mas gusto ko na nakaganyan, naka-hold. Tapos yung sombrero na medyo malaki, diba? Ito naman, kulay-pula. Ganyan lang naman yan, guys. So, nandiyan pa yung itim sa loob. Maganda siyang kombinasyon, dalawa. May itim ka sa loob, tapos lagyan mo ng pula sa ibabaw. Fashionista, diba? Kasi kung flat na flat siya, fit na fit sa ulo, is hindi rin naman maganda. Mas magandang mayroon tayong dinudubli. Ganyan. Let's see. See, guys? Ano masasabi nyo? Ayan ako, sa likod. Sa likod. Okay lang din siya, diba? Okay lang din siya na mayroon tayong pula, may itim. Tapos ito, dinesign ko rin to na mayroon ganyan para mag nagbumukha tayong may buhok, kahit na wala na tayong buhok, is para na rin tayong may buhok. And then, tignan nyo to, guys, kung paano ko ginawa naman itong pula. Dati, ito is wala siyang ganyan, wala siya. Dinesign ko na lang, nilagyan ko ng ganito, at saka ito. Tignan nyo, guys. Oh, diba? Para mayroon pa siyang sikreto sa loob. Ayan. Kasi yung ulo natin is mababa lang dito, manipis. Parang malapad. So, para pag sinuot is gumaganon, mayroon siyang umbok. Mayroon siyang umbok sa likod para ka na rin may buhok na itinago. Yun ang sikreto nung sombrero na mayroong palaman sa loob. May palaman sa loob. Parang ito naman, guys, mayroon siyang extra pabulga dyan sa likod para akala mo may buhok kang itinago. And then, ito naman is kasi ang style nito is ganito na wala man lang, plain lang siya na masikip sa ulo, halatang kalbo, halatang kalbo ka talaga. So, nilagyan ko ng ganito, ganyan, nilagyan ko ng ganyan, saka mayroon siyang palaman sa loob para umumbok siya pag suot, nakaumbok. Akala mo may buhok ka sa likod. Ayan na, guys. Maganda ba? Ayan. Ayan ang ating mga attire pag tayo lumalabas. Sa dami ng ating sombrero, hindi natin malaman kung ano talaga ang gagamitin pag tayo lumalabas. Pero marami namang natutuwa pagka kahit na wala na tayong buhok, eh maganda pa rin tayo pag lumalabas, di ba? So ayan, guys. Kung nagustuhan niyo naman ang ating video is mag-like, mag-share, at huwag niyo namang kalimutang kalimbangin ang notification bell for more updates sa ating mga video na darating at mga bagong i-upload. And guys, this is Vicky Ruiz Vlog again. God bless you and keep safe always. See you! Panoorin na lang po ang mga larawan, mga post ko na mga larawan na nandyan din po, nandito rin sa video na to. So, see you guys! Thank you.